morning guys and welcome sa isa na namang episode ng Whisk Away dito lang sa JRTV. Nandito tayo ngayon sa Barangay Burgos sa Karanglan, Nueva Ecija at inibitahan tayo na umakyat na naman ng isang bundok sa isang mabilisang weekend trip. So, meron po tayo ang rooms na napasunin sa kagubatan. Una, mag-vlog yung manigarilyo during hike. Pangalawa po yung basura po natin. Hinop po natin, baba natin. Ibababa. Sarili mo. Pangatlo po, bawal po tayo manguha ng kahit anong uri ng halaman. Tama. Ito. Plant Lola. Sobra. Last po ay bawal po tayong mag-shampoo sa poles 1. Ay, poles 2 and poles 3. Oo, syempre, bawal yun. Doon po kasi nang gagaling yung source ng tubig. Bawal po tayong pumunta sa poles 3, ay poles 4 ngayon sa Mother Falls. Kasi po, delikado po yung balaan natin. Yung nakahangir na bato. Meron po tayong seedlings dito. Magtatanim po tayo ng mesa. Ano pa yung pronunciation niya? Kasahingan. Kasahingan. Oh, kasahingan tao, hindi kasahingan. Okay, tapos na kaming mag-briefing. Konting reminders lang naman 'yun. So, we appreciate that dahil sila yung mga local dito, sila nakakaalam. Kaya it's now time to go to climb Mount Kasahingan. Kasahingan. Lakad-lakad lang kami. Hi, Ma'am Joanne. Kulang ka na exposure last vlog eh. So, ay, kaya ako babae. Ako din, wala akong exposure. Welcome to my farm. Tanyo naman oh. Parang galing ng pansol. Decathlon babies po ay dito muna sa likod. Sama ko dyan. Decathlon babies. So from Barangay Hall ng Burgos, maglalakad muna kayo dito sa unpaved road papunta dun sa jump off point. So, hindi ko alam kung gaano kalayo ito, pero hindi pa kami dumadating sa jump off point ngayon. Meron namang paved road, cementado na to. Tapos medyo paangat na siya. Paakit na siya. Good luck, guys. So, ilang gaano katagal tayo naglalakad? 10 minutes? 10 minutes na. Pagod na ba? Pwede bumalik na? 4 minutes pa lang. 4 minutes pa lang pala. Tagal pa. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, nasaksihan namin ang ganda ng Karanglan, Nueva Ecija. Ang likas na yaman at simpleng pamumuhay ng mga tao dito ang siyang nagbigay ng peaceful and relaxed vibe sa lugar. Ni-remove ko na yung face mask. So, we've been walking for 15 minutes now. Hindi naman masyadong nakakapagod and medyo flat pa rin yung daan. Ang ganda lang ng paligid, yun na yung guys. Field. Guys, field talaga siya. Very close to nature. Tapos yung sounds ng bird, ng trees, and talagang nakaka-relax siya. Lalo na pag morning. Lang kami saglit, 5 minutes before kami magpatuloy. Trail food bigay lang ni Gino. Saglit na nagpahinga lang and we kept on with our journey paakyat. Mag-e-enjoy ka sa ganda ng dinadaanan at kasama na dyan ang maraming rice fields at irrigation system na nagpapanatili ng mga panalig. So far, according sa smartwatch, nakaka 3 kilometers na tayo. And that means na meron pa tayong 9 kilometers bago makabalik dun sa starting point natin. Guys, I'm not sure kung naririnig nyo yung lagaslas ng tubig. Pero nadaanan ko siya, ayan. Sobrang nakaka-relax to, yung sound niya. Talagang very close to nature, yung feeling. Lamig!
Oo, oh, bababa na daw kami, sabi ni Kuya Guide. Wow! Ang ganda! Guys, look! Guys, look! Merong mini lagoon dito. Ang tubig galing sa ibabo ng bundok, taas. Nag-ipon siya dito, oh. Ang ganda niya, oh. Tawarin natin, guys, tong river na. Anong tawag dito? Saiwan. Saiwan? Pig. Anong? Pig-pig? Pinapain yan? Pig-pig. Take 5 muna kami. 5 minute rest. Kasi assault yung ano. Yung inakit namin, mga 30 minutes kami umakit ng assault. Kaya nakakangalay sa tingin. Pahinga muna konti. So we are on our last 30 minutes of trek before reaching the summit of Mount Kasahingan. Makita ko lang sa inyo, guys, na napakaraming pine trees dito close to the summit. So buong paligid, maraming maraming pine trees. Kaya tinawag na Mount Kasahingan to, bundok na to, galing siya sa Ilocano term na saling or kasalingan. Saling means pine trees, so that's why napakaraming puno ng pine trees dito sa may top. Yan, ang ganda, guys. Look. Kapit na kami sa summit. Nag-enjoy akong i-record yung scenery. Nagtitake ako ng video. Tapos may mga sound ng mga ibon, kuliglig, yung hangin, yung grass, yung puno, bubuyog. So iba talaga pagka close ka sa nature. Makahingal! Blessed tayo with a good weather. Hindi naman umuulan, so hindi madulas. Pero napakainit, guys. So kailangan mag rest from time to time. Nauna na sila, ayun sila, oh. Gutom na rin yung mga yan at uhaw. At naiinitan din. So buti bumili ako nito. Guys, itong hat na to nabili ko sa Decathlon for I think 1,100 pesos. Sulit naman kasi malapad yung pinakaganito niya. So pati yung leeg ko medyo damay na siya. Tapos ito naman, nabili ko sa Shopee. I think 50 pesos lang per pair. Look at my background. That's Nueva Ecija, guys. Ang ganda. Masyado mainit, but the view is worth it. Napakainit lang. Tuyong-tuyo yung sulit. Mga halaman. Nag-ride na din ko. So, I think that's the cost ng sunog minsan, sabi ko. Summit na tayo, guys. Ang ganda ng background ko. Tingnan nyo. Kabundukan na kulay berde at asul. Ito sila. May merienda na. Sana mamigay, diba? Interview tayo kung ano mga trail food nila. Or mga packed lunch nila. Packed lunch ba ito? Pulburon from Goldilocks, no? Hindi. From ano, nanay on the shuttle. Pumayat ka na from the last vlog. Yes! Ito naman po ay cornic. Wow, cornic. Mixed nuts. Yung social to, eh. Si Ina. Wow! Pang ano? At siya ay Poca Resort.
Bucharest. Pwede na, pagod na pagod. Trail food, Tosilog. Gino, kamusta ang launching natin ng dress rehearsal? Okay naman? So far, so good. So, wala pa namang wardrobe malfunction. Wala pa naman so far. All are malfunction. Oh guys, tinan nyo mula ulo hanggang pa. Mula trekking pole hanggang ulo. Mula ulo hanggang pa. Mula ulo hanggang pa. Ay, sponsored by Decathlon. Guys, look, oh, medyo mahangin but napakasarap ng hangin sa mukha. Lalo pa, napakainit. Silipin lang natin kung ang isyo. Naririnig nyo ba yun? Feeling ko puro kuliglig yun eh. Sound ng mga kuliglig. Masarap ang feeling kapag narating mo na ang tuktok, lalo na when you feel the cool breeze hitting your face. Chance na rin ito para kunan ng photos or videos ang ganda ng view mula sa summit, kaya hindi rin naman ako nagpahuli and I took this video of this magnificent tree. Guys, isa sa mga activities na pinunta natin dito ay magtanim, mag-tree planting dito sa summit. So samahan nyo ako, magtatanim tayo ng isang halaman bilang contribution natin dito sa Mount Kasahingan. Ito yung mga seedlings na dala namin guys, itanim na natin ngayon. Let's go guys! Let's plant! So sagat daw to or lawi, diba? So, ika! Sumahan niyo ako. Andito yung butas. So buksan lang natin siya. Tapos mayroon ng pin repair na hukay dito. Kinakuya. So open lang natin. Kaya marami na siyang ugat. So I think malaki ang chance na mabuhay ito. So siya sa may summit. And kaso wala tayong tubig. So hopefully pag umulan, nabuhay siya. Maganda naman yung quality ng lupa din ayun. So, picture tayo, video. Mali mo, mabalikan natin to in a span of 10 years. Who knows, diba? Makakabalik tayo, makakakit. So, let's see kung ano nga itsura niya. Sana mabuhay siya. Nang dahil sa init sa summit, hindi na rin kami masyadong nagtagal and we headed down the mountain nang may excitement na makita ang waterfalls dito. Sa Mount Kasahingan ay may mahahaba at paikot-ikot na trails filled with hardwood trees, shrubs, and bamboos. Masayang experience ang jungle trail at ito ay proof that the area is still healthy and flourishing. Ito yung replesya oh. Hindi siya bulok ito. Pesto. Guys, ito yung Rafflesia. Ito yung one of the biggest flowers in the world. But this one obviously small, but still it's Rafflesia. So found here in Kasahingan. So merong tatlo. Ito yung bago, parang sariwa. Tapos yung dalawa na luma na siya, na bulok na siya. Oh, I think there are other Rafflesias there, mga apat sila ulit. But nabulok. Tingnan natin yung itsura guys no. Ng sarili. I'm not gonna touch it ha. Pero tingnan nyo guys, i-zoom ko ha. So who knew na may Rafflesia dito sa Nueva Ecija? Galing. So dapat mas lalo natin pangalagaan yung kalikasan natin para hindi sila masira. So guys, nakakita kami ng water source dito sa may isang old ilog. So pwede talaga siyang inuman. Kumukuha sila ng water. Pinupuno nila yung jug nila. Hindi siya nanggagaling. Tuktok ng bundok. Oh.
Minsan guys, may mga hiker or mga guide na nag-iiwan ng symbol, mga ribbon. At minsan, iba-iba yung kulay ng ribbon na yun. Para palatandaan nila kung nasa tamang trail ka ba o hindi. So tulad yan, ito. So pinuturo niya yung trail pababa doon sa falls. Meron siyang ribbon na pula. Pero it doesn't always mean na ano, na magandang mag-iwan ng mga ganyan. Kasi it's ano eh, hindi siya natural. Malapit na kami sa falls guys. Oh. Kita na dyan pag zinom. Falls na yan. Guys, okay itong sapatos na to. Oh. Merrell siya. Na binili ko para mayroon naman akong magamit na maayos na pang-akyat. Because may mga susunod na climb pa kami. So, highly recommended ko to. Waterproof din siya. Hindi siya nabasakan yung sarili. Ito na guys! Yung falls. Wow! Mukhang malamig. Ang linaw. Pakita ko lang, kanya-kanya kami dala ng packed lunch. So wala namang bonggang packed lunch dun. So akin, itlog, dalawa. Tosilog na may fried sinangag. Sila, nag-iinit ng kape. Yung iba, noodles. Mga basic karinderia food. Malamig siya, madulas. Hindi naman masyadong malalim, pero pwede na. After lunch. Hi guys! Ito namin mag-lunch, papunta na kami ng falls number 2. Falls number 2, bago kami mag-proceed sa jump-off point. Pero it will take around 2 to 3 hours pa daw eh. Very quickly lang, ito na yung falls 2. Kita nyo mas malakas yung agos niya. Pero biglang umulan, hindi waterproof yung gamit ko, pati itong cellphone ko. So, silong muna kami saglit. So, anong nangyayari guys? Binabaybay namin yung gilid ng river kung saan nandun yung mga falls. Apparently, yung aking sapatos ay nabasa na din. So yung tubig pumasok sa loob ng medyas, through the medyas. Kaya ngayon, dripping wet pa rin. Nawala na yung ulan but we're still wet. At syempre, dapat dahan-dahan pa rin dahil delikado yung mga bato, madulas. So doon kami galing, doon pa sa dulo. Babagtasin namin yan hanggang doon. Doon pa sa malayo. Masakit na sa ankle guys. Sa binti hindi masyado pero sa ankle. Natutwist kapag may madulas na bato. Natusok si Barry nito. At dumugo siya. Sapasapasap. I think na-applyan naman siya. Kaya magpapamaligo na tayo ng pano. Climbing a mountain is always a great idea for a quick escape dahil kahit makakapagod ay sobrang fulfilling din naman. It was another fun-filled activity with friends and I hope na makapag-hike din kayo ng family and friends nyo very soon. Please like this video and subscribe to my channel JRTV for more of Whisked Away and other travel ideas and adventures. Bye!